tapos na ang FIBA World Cup at ongoing na ang Asian Games, pero hindi pa rin makakit over mga foreign media sa ginawa ni Renzo Bando at Francis Lebron Lopez, nagpakitang gilas na sa UAAP. Ilang araw bago magsimula ang new season ng UAAP ay nagdiwang ang Maroons sa pagkaka-approve ni Francis Lebron Lopez o eligible siyang maglaro ngayong season. Ito ay matapos pagdesisyonan ang issue ni Francis Lopez noon sa overtime elite sa Amerika. Unanimous ang desisyon ng board na paglaroin si Lopez dahil lumalabas sa kanilang review at mga dokumento na eligible to play itong si Francis. So ang paglalaro niya ngayon sa UAAP ay magbibigay ng karagdagang excitement para sa kompetisyon at mga fans. Kaya sa latest game ay nagkaroon ng bagong highlight. Ito ang slam dunk ni Francis off the steal. We expect more highlights na katulad nito sa ngayong ongoing season. Kung may Kobe Parasno ng UP, si Francis ngayon ang isa sa high flyer ng team. And UAAP as a whole, bumabalik ang sigla nito katulad din ng panahon ni Lorenzo Bando at Terry Ravenna. This season ay isa itong UP sa team to beat at paboritong makuha ang kampiyonato. Pero still unpredictable dahil kahit anong lineup ng Ateneo, pag muling nag-work ang system ni Coach Stab, baka makarating na naman sila sa finals. For this latest game ay panalo ang UP kontra sa Adamson sa score na 68-51. Simula pa lamang ito ng season kahit ating suportahan ang UAAP. Kahit ulit-uliting repost ang standing dunk na ito ng ating kababayan, still ito ay nagte-trending pa rin. Kahit ilang beses daw ng panoorin ay mahirap daw paniwalaan. Tinawag pang Jordan ng Pilipinas, kaya bagay daw ang jersey number 23. Hindi naman daw katangkaran, pero nagmukhang 8 feet sa kanya ang ring. Pero ang nagpahirap pa ay hindi raw madali ang dalawang kamay na standing dunk. Well, sa lahat ng papuri dito kay Renzo Bando, lahat yan ay bunga ng kanyang sipag at kanyang pinatunayan ang mga Pinoy ay mayroong din bounce katulad ng mga nasa Amerika. Kanyang ginawa na posible sa isang Pinoy na kaya rin natin maging athletic basta magsisikap lamang. Namataan na itong si Renzo Bando na kasama ang team na may bagong pangalan na Anyang Red Boosters. And for a Bando na fresh garing World Cup ay they are expecting a better season. Except ito kay Maris Spellman na malaki ang dinagdag timbang, kaya nagalala ang coaching staff kung kaya niya bang maglaro ng 54 games. Well, sa World Cup pa lang ang issue na yan ng Lebanon. Pero good thing for Renzo Bando naman ay balitang ito ay nasa top condition. Yan ang importante sa ating mga overseas players. Mas magandang kondisyon, mas magandang season.